Magandang araw sa inyo. Topic natin, money, kasama na ang peanut butter, napakasustansya at mura pa. Alam niyo ho, itong money talagang nalagpasan pa niya yung karne o yung itlog sa pagiging superior pagdating sa bitamina, mineral. Tapos, di ba, mura naman dito sa atin ang money, lalo na kung nilagang money. At pwede rin gumawa ng peanut butter. Yung peanut butter, di ba, masarap yan sa kare-kare, sa mechado, tapos gagawin mong mga cookies, o kaya naman mga iba't ibang lutuin lalagyan natin ng mani, lalo na yung ating lumpia. Ngayon, ano ang makukuha nyo sa mani? Nakita nila sa mga undernourished or malnourished na mga bata, maganda pinapakain sila ng peanut butter. Kasi alam nyo ho, sa 100 gramo ng mani, makakakuha na kayo ng 560 calories. So pag sinabing 100 gramo, isang dakot yun ng mani o 16 na pirasong mani, pero mapapataba nyo na ang mga batang malnourished. So lalo na ho yung mga pumapasok sa eskwelahan. Diba sabi nyo, bakit yung anak ko payat? So yan ho ang pampataba ng mga bata. Ngayon, siksik din ho ito sa protina. 26% na protein. Mas madami pa sa karne. Ang karne nga, 20% lang. Tapos, maganda ba sa puso? Yan ang unang tanong, ang mani. Kasi di ba makikita mo medyo oily. Yes, maganda po sa puso ang ating mani. Kasi meron siyang mga fatty acids. Ngayon, yung taglay niya na fatty acid, yun po yung mga unsaturated o yung magagandang mga fats. Konti lang po yung kanyang saturated na fatty acid. So maganda po yan sa ating balat, sa ating buhok, sa ating immune system. Pinagkukunan po ng lakas, ng energy, para tumibok ng maganda ang ating puso. So, nakakatulong po yan. Tapos, marami rin siyang mga B vitamins. So, maganda din yan sa mga balat natin. So, kaya pampaganda din ang ating mani. Ngayon, bukod dun sa mga amino acids na nakakuha dun sa ating mga sa pagkain ng mani, maganda siya sa muscle. Lalo na kung sasabayan nyo ng pag-exercise, pampalaki ng muscle sa ating mga kalalakihan. Tapos nakita nila sa pag-aaral, nakakababa din siya ng cholesterol dahil dun sa copper at magnesium. So maganda sa heart health natin, may kasama pa nga yung magnesium, niacin, copper, tsaka resveratrol. Tapos maganda ba ito sa ating pag-iisip? Yes, dun sa mga nalulungkot. Nakita kasi nila yung taglay na amino acid na tryptophan. Marami siya. Tapos yun yung kailangan mo para makagawa ng serotonin or happy hormones. So maganda siya sa pagkalungkot. Ngayon, tatanungin ako ng mga nanay, ng mga estudyante, ano ba yung kakainin nila kapag sila ay nag-aaral o nagre-review, lalo na sa exams. So maganda hong kainin natin yung mani kasi nga food for the brain yung ating mani. Bukod nga food for the heart. Tapos, kung pangpataba siya, pwede ba siyang kainin ng mga gusto naman ng tamang timbang lang or para makapagbawas ng timbang para sa weight loss? Yes, kasi yung protein ang taglay ng mani, dahil marami nga, lagi kang busog. So, hindi ka laging nagugutom. So, konti lang yung makakain mo. Bukod pa sa taglay nitong fiber, so mas matagal sa inyong tiyan, mas matagal na busog kayo. Kaya mas konti lang yung inyong kakainin. Nakita din nila for prevention ng gallstone o yung bato sa apdo. Kasi gumawa yung Harvard Medical School ng pag-aaral sa 84,000 na kababaihan for 20 years. Tapos nakita nila 25% less yung pagkakaroon ng opera sa gallbladder stone. So makakatulong din ito. Pwede ba itong kainin ng mga diabetiko? Yes, kasi low glycemic index lamang ang ating mani. So, 23 lang ang glycemic index. So, mas mababa siya dun sa 55 na target. So, pwedeng-pwede. Sabihin nyo, baka naman nagkukos ito ng gout o pagtaas ng uric acid. Ang mani po ay 75 milligrams lang per 100 grams. So, low to moderate purine content lang po. So, pwede naman kung isang dakot lang kada araw ang kakainin ng ating mga gout patient. Tapos, pwede ba sa buntis? Yes, maganda ho sa buntis kasi meron siyang biotin tsaka folate. So, kailangan yan para sa nervous system ng sanggol ng isang nagdadalang tao.
Ang sinasabi ko lang, ingat din sa pagkain ng mani, lalo na kung nakita nyo yung mani nyo na may amag. So, wag na hong kakainin kapag may amag na kasi ang tawag doon aflatoxin. E, paano naman ho yung may mga peanut allergy o yung mga may nuts? Usually kasi, pag may allergy sa soy, may allergy na rin sa peanuts. So, sa mga pag-aaral, sa mga bagong pag-aaral ko ngayon, dadamihan natin yung pagkain ng probiotics. Yan ho yung nakukuha natin sa mga yogurt, sa mga soy milk, buttermilk, yung may lactobacillus o bifidobacteria. Yan ho yung tinatawag natin mga probiotics. Paano gagawa ng peanut butter? Kasi nga kung marami kayong ani, alam nyo ho, ibiblender lamang yan. Tapos, ang peanut butter na ginawa nyo, pwede nyo hong ibenta. So, pwede pang pagkakakitaan. Tapos, 3 to 4 months ang shelf life niyan. So, pwede nyo ilagay sa inyong ref para tumagal kung kayo ay magninegosyo ng peanut butter. Tapos, ang maganda pa nito, yung peanut oil, nakita nila, mas maganda palang gamitin kasi kaya niya yung mataas na temperature. So, pwede siyang pangprito. Tapos, nakita din nila, yung kind ng oil na ito, hindi nagiging maanta. Kasi may mga oils na nagiging maanta. So, yung ating peanut butter na ginawa, pwedeng ilagay sa sandwich, pangpakain doon sa mga batang payat, isahog sa ating mga cooks, isahog sa kare-kare, sa mechado, doon sa ating lumpiang sariwa, sa mga bakers naman, cakes, cookies, pwedeng gawin. Tapos yung oil pa niya, nakita nila, pwedeng gawing lotion kasi bagay ho ito doon sa may mga eczema or doon sa may mga dry skin or dermatitis, yung mga nangangati. So, marami hong gamit. Actually, yung nakukuwang oil doon, maraming gamit sa iba't ibang bagay na nabibili natin. So, kaya nga, ine-encourage ko yung ating mga farmers, yung mga magtatanim. Magtanim ho tayo ng mani kasi maganda yung klima natin para sa mani. Tapos, yung medyo sandy na soil, maganda rin po. Kaya, nakita din nila sa pag-aaral sa Amerika, pag in-intercropping nyo sa mais, tumaas ho ng 50% yung aning mais. Kaya nababagay ho, kung gusto nyong kumita, magtanim ho tayo in between sa mais, ay lagyan natin ng mani. Maraming salamat po.